Humawak sa helmet dahil noong February 5, 2024, si Defense Secretary Gilberto Teodoro ay nagtagpo ng mahalagang pulong kasama si German Member of Parliament Dr. Johann Wadepohl sa DND, nagbubukas ng daan para sa mga makabuluhang diskusyon. Si Dr. Wadepohl ay hindi lamang kahit sino sa parlamento, siya ay isang puwersa na dapat pagtuunan ng pansin, na nagtutulak para sa pagtatatag ng permanenteng Defense and Armed Forces attaché sa Pilipinas. Ang pagtanggap ng Germany sa pagsunod sa pandaigdigang batas sa karagatan sa ilalim ng UNCLOS at pagtataguyod ng isang batayang kaayusan ay tumutugma ng perpekto sa pananaw ng Pilipinas para sa isang ligtas at matatag na rehiyon. Sa Pilipinas na naglulunsad ng bagong Comprehensive Archipelagic Defense Concept at AFP Modernization Program, ang entablado ay nakahanda para sa isang dinamikong pakikipagtulungan na pinapalakas ng parehong paggalang at layuning magkasama. Nakikita natin ang mga pag-unlad na ito bilang isang malinaw na tanda ng intensyon ng Germany na makilahok sa pagbibigay ng Pilipinas ng mga advanced na sistema ng armas bilang bahagi ng RAFPMP. Mula sa maliit na surface combatants tulad ng MECO series hanggang sa advanced submarines at air defense systems, ang sandatahan ng Germany ay handa ng magpalakas ng kakayahan sa depensa ng Pilipinas. Ngunit teka, mayroon pang iba. Ang Germany ay naglakbay na sa pagpapalakas ng FA-50PH Fighting Eagle gamit ang mga German-licensed-produced AIM-9L-I1IR short-range air-to-air missiles, ipinapakita ang lalim ng kanilang pagtanggap sa ating pinagmamatuwid na seguridad. Naval radars, ammunitions, military trucks, kung ano man, andyan ang Germany, at handa silang palakasin ang ating infrastruktura sa depensa ng hindi pa naranasan.